Minulat ang kanyang mga mata at nakitang nakabitin siya ng patiwarik mula sa isang linya ng mga kargamento na nakasabit din sa isang bukas na eroplano. Nagawa niyang maalis ang kanyang paa sa pagkakatali at hinarap ang mga iba't ibang mersena na nagtatangkang patayin siya. Nagawa niyang makaakyat muli sa eroplano, ngunit muli siyang itinulak palabas ng isang pulang kotse. Nang bumabagsak siya sa kanyang kamatayan, isang kamay ang humawak sa kanya sa tamang oras, na tumutugma sa isang kaganapan sa buhay ni Nate noong siya ay bata pa. 15 taon na ang nakakaraan, ang batang si Nate at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Sam, ay pumasok sa isang museo sa Boston at nahulog sana si Nate sa bintana kung hindi siya nasagip ni Sam. Ang magkapatid ay naghahanap ng mapa na ginawa pagkatapos ng ekspedisyon ni Magellan dahil ginamit ang mapang ito upang hanapin ang isang sinaunang kayamanan. Sa kasamaang palad, sa sandaling sinubukan ni Sam na buksan ang lock, nag-trigger ito ng alarm at sila ay nahuli ng mga guard. Ang dalawa ay dinala pabalik sa bahay ampunan at si Nate ay nanatili, ngunit dahil pangatlong strike na ito ni Sam ay kailangan na siyang makulong. Binigyan nila ng sandali ang magkapatid para magpaalam, kaya sinamantala ito ni Sam para makatakas. Bago umalis, ibinigay niya kay Nate ang kanyang pinakamamahal na singsing na kwintas upang lagi siya nitong makasama, at nangakong babalik siya para sa kanya. Pagkatapos umalis ni Sam, nakahanap si Nate ng isang walang laman na papel at lighter ng kanyang kapatid, na ginamit niya upang ibunyag ang isang nakatagong mensahe na may mga salita ng pagmamahal mula kay Sam. Sa kasalukuyang panahon, nagtatrabaho si Nate bilang isang bartender sa New York. Nandurukot rin siya sa mga mayayamang customer sa pamamagitan ng paglapit at paggamit ng mga random na dahilan, tulad ng pagtulong sa isang babae na magsindi ng sigarilyo upang naawin ang kanyang bracelet. Dalap ni Nate ang lighter ng kanyang kuya, na ito gumagana ng maayos. Isang gabi, habang isinasara niya ang bar, isang lalaking nagngangalang Sully ang lumapit kay Nate at binati ito sa kanyang kakayahan sa pandurukot, bago siya inalok na sumama isang importanteng trabaho. Hindi pa handa si Nate na gumawa ng krimen kasama ang isang hindi kilalang tao, kaya pinaalis niya na ito. Gayunpaman, natuklasan niya na kinuha ni Sully ang bracelet sa kanyang bulsa at nag-iwan ng kanyang card sa halip. Dahil gustong mabalik ang bracelet, pinuntahan ni Nate ang address at kinuha ang susi sa doorman bago pumasok sa apartment ni Sully. Naghihintay na pala sa kanya si Sully, at sa pagkabigla ni Nate, nakita niya ang orihinal na mapa ni Magellan. Nagkomento si Nate sa mga alamat na nagsasabing ang orihinal na paglalakbay ay binalak talaga upang maghanap ng ginto, at kinumpirma naman ito ni Sully. Binanggit niya kay Nate na ang paglalakbay ay pinondohan ng pamilya Moncada, at ang kasalukuyang tagapagmana na si Armando at ang kanyang anak na si Santiago, ay kasalukuyan pa ring naghahanap sa nakatagong kayamanan. Upang makumbinsi pa siya na sumama, sinabi ni Sully na kaibigan siya ni Sam, at ipinakita pa sa kanya ang larawan nito ngayong matanda na. Gayunpaman, binanggit niya na biglang nawala si Sam pagkatapos nilang matagpuan ang journal ni Magellan at mula noon ay wala nang balita si Sully sa kanya. Sumang-ayon si Nate na si Sam nga iyon dahil hindi rin siya nakikipag-ugnayan sa kanya, kaya sinabi ni Sully na ang paghahanap sa ginto ay makakatulong kay Nate na mahanap din ang kanyang kapatid. Sa kabila ng lahat ng iyon, tinanggihan pa rin ni Nate ang alok ni Sully at sinabing hindi na magpapakita si Sam. Gayunpaman, nang bumalik siya sa kanyang apartment, binuksan niya ang isang kahon na itinatago niya na may mahahalagang alaala, kung saan kasama ang mga postcard mula kay Sam. Nagsinungaling si Nate kay Sully nang sabihin niyang hindi na nakipag-ugnayan sa kanya ang kapatid, ngunit noong sandaling makita niya ulit ang kwintas na singsing, isinuot niya ito at nagpas siyang sumang-ayon sa alok ni Sully. Kinabukasan, nagkita ang dalawa upang isagawa ang kanilang unang hakbang. May paparating na auction, at isa sa mga antik na inaalok dito ay isang krus na gumagana bilang isang susi para sa silid kung saan itinago ang ginto. Sinasabi sa alamat na mayroong dalawang susi, at hawak na ni Sully ang isa, kaya kailangan nilang nakawin ang isa pa upang makapagsimula. Matapos hiniling kay Sully na 50-50 sila sa ginto, ginamit ni Nate ang kanyang libreng oras upang pag-aralan ng gusali kung saan magaganap siya ng isang ideya. Kinagabihan sa auction, nakuha ang isang mamahaling pulang kotse at nalaman na si Santiago ay naroon din, kaya magkakaroon ng mahigpit na kompetisyon para sa Cruz dahil sa tingin nito ay ang ginto ay kanyang pagmamayari. Ngunit hindi siya nag-iisa, siya ay may tauhan na nagngangalang Joe, na dating partner ni Sully at tinutokso siya noong magkita sila. Noong nagsimula na ang auction, nagkunwari si Sully bilang isa sa mga buyer. Habang inihahanda ni Nate ang plano, napansin ni Joe na may kahinahinala itong galaw at pinadala ang kanyang mga tauhan upang bantayan siya. Sa pamamagitan ng paglalagay ng bubblegum sa digital lock, nakapasok si Nate sa loob ng electrical room. Ang kanyang ideya ay putulin ang kuryente sa gusali upang nakawin ni Sully ang krus sa dilim.
Dahil masyadong nagtatagal si Nate na isagawa ang plano, napilitan si Sully na labanan si Santiago sa pagbid, kahit na wala naman siyang ganoon kalaking halaga ng pera. Sa kasamaang palad, si Nate ay natagpuan ng mga tauhan ni Joe at nagsimula ang isang labanan. Pagkatapos magpalitan ng ilang suntok, si Nate ay tumakbo palabas ng silid at nagpa siya na magdulot ng isang distraksyon sa pamamagitan ng pagtalon sa mga lampara sa kisame. Nagdulot ito ng pagkataranta sa lahat at ang Cruz ay inaalis na sa silid, kaya tinikot ni Sully ang kanyang suit at nagkunwaring isa sa mga empleyado. Habang hinahabol si Nate ng mga guard, kinuha ni Sully ang Cruz at dinala ito, na sinasabing siya ang naatasan para ibalik pansin ito ni Joe at sinundan siya, kung saan nagawa niyang tutukan ng patalim si Sully, ngunit sa sandaling iyon ay nakita sila ng security at sinubukang arestuhin ang babae dahil sa pag-atake sa isang empleyado. Umalis si Sully dala ang Cruz habang nakikipaglaban si Joe sa mga guard. Nang makabalik si Sully sa kanyang sasakyan, hinihintay na siya ni Nate sa loob at pareho silang sumang-ayon na pumunta sa Espanya. Sa eroplano, tiningnan ni Nate ang journal ni Magellan na siyang nagkukumpirma sa alamat, kung saan nakahanap siya ng tone-toneladang ginto sa Pilipinas at itinago ito sa Barcelona, at pagkatapos ay sinabi sa pamilya Moncada na wala siyang natagpuan. Sa pamamagitan ng mga palatandaan sa journal ay mahahanap nila ang ginto, ngunit sa ngayon ang pangunahing clue ay isang puno lamang. Pagdating nila sa Barcelona, nakipagkita sila kay Chloe, isa pang treasure hunter na nagawang makuha ang isa pang bahagi ng Cruz. Gayunpaman, ayaw niyang makatrabaho si Sully, na itinuturing niyang sinungaling at traidor. Pagkaalis ng babae, natuklasan ni Nate na dinukot nito ang kanilang Cruz, kaya hinabol nila siya sa mga kalye ng Barcelona. Mas mabilis si Chloe sa kanila at naghanda na siyang umalis sakay ng kotse, ngunit naabutan siya ng dalawa. Hindi sila sumuko upang makumbinsi si Chloe na manatili, kung saan binanggit nila sa kanya na maaaring nasa kanya nga ang Cruz, ngunit hawak nila ang journal kaya't sila lang ang nakakaalam kung saan susunod na pupunta. Ngayon silang tatlo ay nagtutulungan, at dinala sila ni Nate sa lugar na ipinapahiwatig ng clue. Hindi ito isang aktwal na puno, ito ay tumutukoy sa isang simbahan na pine bilang bahagi ng pangalan at isang puno bilang logo nito. Samantala, hinarap ni Santiago ang kanyang ama. Si Armando ay lumabas sa balita na nagsasabing ipapamigay niya ang kayamanan ng pamilya Moncada, at inamin niya ang dahilan nito ay dahil ang kanilang pera ay nalulunod sa dugo. Binanggit ni Santiago na hindi niya maaaring gawin iyon dahil minana nila ang mga ito sa kanilang mga ninuno, ngunit hindi pa rin nabago ang isip nito kaya umalis na siya. Pinuntahan niya si Joe para utusan itong bantayan si Sully dahil nakita siya sa paligid ng bayan. Pagbalik sa grupo, nagpahinga muna sila bago isawa ang susunod na bahagi ng plano. Habang nasa kusina si Nate, sinabi ni Chloe kay Sully na nahulaan niya na kapatid ni Sam si Nate at tinanong kung sinabi na ba nito sa kanya ang totoong nangyari, ngunit binanggit nito na gagawin niya iyon sa tamang panahon. Kinabukasan, muling sinubukang baguhin ni Santiago ang isip ng kanyang ama tungkol sa pamimigay ng kayamanan. Dahil si Armando, sinundan siya ni Santiago sa kanyang sasakyan at nagutos kay Joe na patayin siya. Pagsapit ng gabi, pumasok ang team sa simbahan habang nagpapanggap ng mga turista, at laking gulat ni Nate nang ang mga postcard na ibinebenta doon ay tumutugma sa postcard na meron si Sam. Kasunod ng mga simbolo at salita na nakaukit sa sahig at dingding, ang tatlo ay nakahanap ng isang lihim na buton na pinindot naman ni Nate upang buksan ang isang nakatagong painting sa likod ng estatwa ni Mary. Noong iikot ito ni Nate ay ipinakita ang isang larawan ng impyerno, at binuksan ng altar ang mga butas ng susi para sa mga krus. Ginamit ni Nate at Chloe ang mga susi at pinaikot ng sabay, na naglabas ng mga palaso na halos pumatay sa kanila. Sa kabutihang palad, nagawa nilang maiwasan ang mga iyon at sumubok muli sa counterclockwise, na sa wakas ay nagbigay sa kanila ng akses sa isang nakatagong lagusan. Sinasabi ng journal na dapat manatili ang isa sa langit at ang isa ay nasa impyerno, kaya pumasok sina Nate at Chloe sa tunnel kasama ang isa sa bahagi ng cross habang si Sully naman ay nanatili sa labas kasama ang isa pang bahagi. Upang malaman ni Sully kung saan siya susunod na pupunta, naglagay si Nate ng tracker sa kanyang telepono. Ngayon ay masusundan ni Sully ang kanilang mga galaw, habang hindi alam na sinusundan din siya ni Joe. Sinundan ni Nate at Chloe ang isang misosong lagusan, na kalaunan ay dinala sila sa isang nightclub at naroon din ang mga tauhan.
Sa pagpapanggap na mag-asawang sumasayaw, ang dalawa ay nagawang makatawid sa silid at nakarating sa bar, kung saan sinubukan ni Nate na magpasimula ng apoy gamit ang lighter ni Sam. Nabigo na naman ito kaya si Chloe na ang kumilos, at ngayon ay mayroon na silang distraksyon na kailangan nila upang malutas ang puzzle na nakaukit sa pader. Nahanap pa rin sila ng mga tauhan ni Joe, dahilan para makipag-away si Nate sa kanila, hanggang sa wakas ay nakahanap si Chloe ng isa pang keyhole na binuksan niya gamit ang cruise. May bumukas na bagong lihim na lagusan sa harap nila, at ang dalawa ay nakapasok kaagad doon bago ito muling nagsara. Kasunod ng tunnel na ito, dinala ang dalawa sa isang lihim na pinto sa ilalim ng fountain, at nang ginamit nila ang susi dito, nagsimulang punuin ng tubig ang silid. Kailangan ni Sully na gamitin ang kanyang cross sa keyhole sa itaas ng lupa upang iligtas sila, ngunit ang keyhole ay nasa likod ng makapal na protektadong salamin. Habang sinisimulan niyang basagin ito, nagpakita si Joe upang nakawin ang cross at naganap ang isang labanan. Sa una ay tila si Joe ang lamang, ngunit sa isang mabilis na paggalaw, nabaligtad ni Sully ang sitwasyon at inihagis si Joe sa salamin. Inilagay ni Sully ang cross sa keyhole at binuksan ang sikretong pinto para magawa ng dalawa na makatakas, ngunit si Nate lang ang nakalabas. Nang mapansin niyang nahimatay si Chloe sa ilalim ng tubig, bumalik si Nate para sa kanya, at nang makalabas na silang dalawa, nabigla si Chloe nang malaman na tinulungan siya sa halip na pabayaan. Ang pinto ay dinala sila sa isang Roman antechamber, kung saan nagawang sindihan ni Nate ang isang torch, kahit na nahirapan siya sa una. Ang silid na ito ay nasa ilalim din ng lupa, at nakikita sila ni Sully sa pamamagitan ng isang drainage grill sa kalye. Nakakita rin siya ng isang simbolo na nakaukit sa isang bato na nagpapahiwatig na ang magkabilang susi ay dapat na magkasama para mabuksan ng susunod na pinto, kaya hinagis ni Sully ang susi para makuha ito ng dalawa. Pinagsama ni Nate ang mga cross at nagawang buksan ng isa pang misteryosong pinto na nagdala sa kanila sa isang Romanong bodega. Mayroong tatlong higanteng banga sa loob nito, at saglit na inakala ng team na nahanap na nila ang ginto, ngunit sa kanilang pagkadismaya ay tanging mga asin lang ang laman nito. Habang sinisiyasat nila ang mga ito, biglang nabasag ang mga banga, at dito ay nakahanap si Nate ng isang mapa sa gitna ng asin. Napansin ni Nate ang isang ruta mula sa Espanya patungo sa East Indies, ngunit bago niya matalakay ang mga posibilidad, kinuha ni Chloe ang kanyang baril at hiniling na ibigay niya ang mapa. Sinubukan ni Nate na makipag-deal, ngunit sinabi lang sa kanya ni Chloe na hindi niya alam ang buong kwento ng nangyari kay Sam, bago siya pinabagsak at tumakas dala ang mapa. Pagkalipas ng ilang sandali, ginising ni Sully si Nate, at hiniling ni Nate na malaman ang totoo. Pinaliwanag ni Sully na hindi siya basta iniwan ni Sam, dahil namatay na talaga ito. Ikinwento niya na sabay nilang narating ang puntod ni Magellan at natagpuan ang journal nito, ngunit sa kanilang paglabas ay inatake sila ni Joe at ng kanyang mga tauhan, kung saan si Sam ay nabaril. Napagtanto ni Nate na nakataka si Sully at iniwan doon si Sam para mamatay, at inisip niya na ang tanging dahilan kung bakit niya siya kinuha ay sa tingin niya ay maaaring may sinabi si Sam sa kanya na ilang mga nawawalang pahiwatig upang mahanap ang kayamanan. Pagkatapos tawaging sa Kim at makasarili si Sully, tinapos ni Nate ang kanilang partnership at umalis. Kinabukasan, nilapitan ni Sully si Nate para subukang pabalikin siya, at tinanggap ito ni Nate, ngunit ay dahil sa tinitingnan niya ang mga postcard at nagpa siya na gusto niyang tapusin kung ano ang sinimulan ng kanyang kapatid. Samantala, pumunta si Joe upang iulat kay Santiago ang tungkol sa nangyari, at nabunyag na si Chloe ay nagtatrabaho din para sa kanya. Dahil mas naging matagumpay siya, mula ngayon ay siya na ang mangunguna sa operasyon, na lalong ikinagalit ni Joe. Di nagtagal, si Santiago at ang kanyang koponan ay inihanda na ang mga kagamitan sa kanyang pribadong paliparan, kasama na ang kanyang minamahal na pulang kotse, na sinamantala ni Nate at Sully upang makalusot sa pamamagitan ng pagtatago sa trunk. Pagkatapos tingnan ng mapa at magpas siya sa kanilang pupuntahan, si Santiago ay nagbigay ng isang talumpati tungkol sa kung paano niya ipinagkanulo ang kanyang pamilya at kung paano niya ibabalik ang kanilang karangalan, ngunit tinapos ito ni Joe sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Natakot si Chloe at sinubukang tumakas, kaya habang hinahabol siya ni Joe at ng kanyang mga tauhan, kinuha ni Nate at Sully ang pagkakataong iyon upang makalusot at mabawi ang mapa. Ang plano ay magnakaw din ng ilang parasyot at tumalon pababa ng eroplano, ngunit nang makarating sila sa cargo hold, hindi mapigilan ni Nate na harapin si Joe para tanungin kung siya ba talaga ang pumatay kay Sam. Tumalon si Sano gamit ang parasyot, habang si Nate naman ay nakikipag-away sa mga lalaki at ang mga kargamento itutulak palabas ng eroplano, na dinala tayo sa simula ng pelikula. Nahanap ng mga tauhan ni Joe si Chloe at nakipagbarilan sa kanya, na nagpahirap din sa babae na makatakas sa pamamagitan ng parasyot.
Sa halip, nagpasya siyang pumasok sa loob ng sasakyan at tumakas sa eroplano, kaya't nang umakyat si Nate pabalik sa loob, si Chloe ang muling nagtulak sa kanya palabas. Ngunit siya rin ang humawak sa kamay nito at ginabayan siya sa isa sa mga nahuhulog na kahon ng kargamento, kung saan nagawa nilang buksan ang parachute at nagpahintulot ito sa kanila upang bumagsak ng ligtas sa dagat. Saglit na nagpaikot-ikot ang dalawa, hanggang sa kalaunan ay dinala sila ng alon sa Pilipinas, kung saan nag-check-in sila sa isang hotel gamit ang credit card ni Sully. Nag-print si Chloe ng mapa na sumusunod sa parehong sukat gaya ng tunay, at gamit ang mga postcard ni Sam, na pagtanto ni Nate na ang mapa ay hindi matukoy ang eksaktong lugar ng kayamanan. Tama nga si Sully, sinubukan ni Sam na iwan kay Nate ang huling clue, kaya nagpalipas ng gabi sina Nate at Chloe para subukang intindihin ang mga mensahe. Napagod si Chloe pagkaraan ng ilang sandali at natulog, ngunit tumanggi si Nate na sumuko, at ito ay naging pabor sa kanya dahil napagtanto niyang hindi niya pa ginagamit ang pinakamatandang trick sa aklat ni Sam. Dahil hindi pa rin gumagana ang lighter, gumamit si Nate ng kandila upang ibunyag ang isang lihim na mensahe sa postcard na nagsasabi sa kanya na gamitin ang mga cross bilang isang kompas. Eksaktong ginawa iyon ni Nate at sa wakas ay natuklasan ang lokasyon ng kayamanan at isinulat ang mga coordinates sa isang piraso ng papel bago natulog din. Kinaumagahan, dumating si Joe at ang kanyang mga tauhan sa isang isla sa Pilipinas, habang si Chloe naman ay unang nagising at nahanap ang papel na may mga coordinate. Nagpasya siyang dalhin ang papel at iwan si Nate, ngunit nang magising si Nate na mag-isa, wala siyang pag-aalala dahil kusa niyang iniwan ang mga maling coordinate at nahulaan na tatraydo rin siya ni Chloe. Sumakay siya ng bangkang demotor papunta sa kuweba na nakasaad sa coordinate, habang hindi alam na nakita siya ni Joe mula sa malayo habang naghahanap sa maling lugar. Loob ng kuwebang ito, lumangoy si Nate para dumaan sa isang lagusan sa ilalim ng tubig, at lumabas siya sa loob ng isa pang kuweba kung saan ang dalawang barko ni Magellan ay nakatago ng mahabang panahon. Habang hinahanap ni Nate ang mga ginto sa loob, nagpakita rin si Sully sa kuweba, salamat sa tracker na nasa kanya pa ring telepono. Sinabi niya kay Nate na ipagmamalaki siya ni Sam, ngunit bago pa nila mapag-usapan ang mga bagay-bagay, biglang nagpakita sina Joe, kaya nagtago ang dalawa sa loob ng isang lihim na compartment. Kasama ang tulong ng dalawang helicopter, inilipad ng mga tauhan ni Joe ang buong barko sa isang butas sa tuktok ng kuweba, kaya lumabas sina Nate at Sully sa kanilang pinagtataguan upang kumuha ng mas maraming ginto hanggat maaari, kasama ang isang punyal at isang espada upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Pagkatapos nun, umakyat sila sa itaas at nilabanan ng mga tulisan hanggang sa maitapon nila ang bawat isa sa barko. Ngayon ay maaari ng umakyat barko, at nagawa niyang makapunta sa chopper kung saan itinulak niya ang mga piloto at kinuha ang kontrol upang lumipad palayo kay Joe, na nasa kabilang barko. Inutusan ni Joe ang kanyang piloto na sundan si Sully, na naging dahilan upang tumama ang kanilang barko sa isa pa. Tumalo ng mga tulisan sa barko kung saan naroon si Nate at nagsimulang makipaglaban, kaya binugbog sila ni Nate at nagawang makakuha ng ilang baril mula sa kanila, ng ilang gunpowder sa paligid. Ginabayan ni Sully ang helicopter sa isang makitid na daan sa pagitan ng mga burol upang mawala ang mga humahabol, ngunit hinihintay siya ni Joe sa kabilang dulo kaya kailangan niyang gumawa ng isang delikadong maniobra upang hindi mabunggo sa kanila. Ngunit ito ay pansamantalang pag-iwas lamang, sinusundan pa rin sila ni Joe, na nag-inspirasyon kay Nate na gumawa ng matinding hakbang. Gamit ang gunpowder na kanyang napulot, inilagay ni Nate ang isang bala sa loob ng kanyon ng barko at pagkatapos ng ilang nabigong pagsubok, nagawa niyang mapagana ang lighter ni Sam at pinaputok ang kanyon sa kabilang chopper. Tumalon si Joe mula sa barko bago ito bumagsak sa burol kasama ang nasusunog na chopper. Inakala ni Nate at Sully na nanalo na sila, ngunit tumalon pala si Joe sa kanilang barko at pinakawalan ang anchor para hindi sila makatakas. Alam nilang hindi na magtatagal ang barko, at nagpalitan ng ilang suntok sina Joe at Nate, bago nagsimulang umakyat si Nate para makarating sa chopper. Nakikitang sinusundan ni Joe si Nate, nagpasya si Sully na isakripisyo ang kanyang bag ng ginto sa pamamagitan ng paghagis nito kay Joe, na naging dahilan upang mahulog siya sa dagat. Pagkatapos ay agad na tinulungan ni Sully si Nate na sumakay sa chopper bago matanggal sa pagkakakapit ang barko at nahulog sa ibabaw ni Joe, na agad nitong ikinamatay. Ang barko ay lumutang ng ilang segundo bago ito magsimulang lumubog, at naisip ni Nate na maaari nila itong sisirin mamaya para kunin ang kayamanan, ngunit hindi ito magiging posible dahil papalapit na doon ang naval unit ng Pilipinas, kaya tangka ay mapupunta sa mga kamay ng Marcos. Habang lumilipad ang dalawa, natawa si Sully nang makita niyang sinusubukang sundan sila ni Chloe sa isang bangkang demotor, ngunit nalungkot din siya sa kawalan nila ng kayamanan. Gayunpaman, ginulat siya ni Nate sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng mga gintong itinago niya sa kanyang pantalon.
Samantala sa isang bilangguan, nabunyag na buhay pa pala si Sam at sumulat siya ng isa pang postcard kay Nate upang paalalahanan siya na maging maingat sa mga taong nakapaligid sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, nakipagkita si Nate sa isang ahente na nagtatrabaho para sa isang lalaking nagngangalang Roman na interesado sa kanyang singsing at gustong palitan ito ng mapa ng Nazi. Sinubukan ng ahente na lukohin si Nate sa pamamagitan ng pagkuha ng singsing at mapa, ngunit nagpakita si Sully at lumikha ng distraksyon para mabawi ni Nate ang mga iyon. Sa pag-alis ng dalawa, tinambangan at nahuli sila ng hindi nakikitang tao, at dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutan